Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Meron akong i-share ngayon sa inyo ngayon. Ito po ay maganda po dahil ito pong i-share ko sa inyo, nababahala po si Bishop Alberto. So, ano ba yung kinababahala ni Bishop Alberto? Uy, yan ang itatakol natin ngayon ha sa live natin. Ready na ba kayo? Before tayo magsimula mga kapatid, magbabasa muna tayo. Sa pasensya na po kayo, hindi tayo nakapag serve sa ating ministry kanina. Damdam niyo naman yung boses ko na binibisita tayo ng ubo. So pero malapit na itong gamot mga kapatid dahil may iniinom na tayo ng vitamins. Okay? At kayo, greetings muna tayo hanggang abot ng higit sa 100 ng ating nanonood ngayon. So, ang ingay sa dalawa, oh. Ang ingay ni Buknoy at Isaysay. Oh, nandito, magulo yung kwarto ko ngayon. Nandito ang dalawang Saysay, Saysay. Nandito yung dalawa na malikot. So, kumusta na po kayo at sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At yung pamilya ninyo ay continue to consecrate our family to the Sacred Heart of Jesus and to the Immaculate Heart of Mama Mary, mga kapatid. So, nanood sa atin si Marilyn Kongson is watching, si Pino Ichi. Maayo na nga gabi sa imo, Padre. Si Nelia Awid, nanood din sa atin. Si Sing Ulogan, good evening. At si Annabelle Villavere. Lubiras is watching, Michelle Odvina Umaga. Ngayong gabi, Padre, si Maki Dominic Regala. Nagkagwapo ka, Padre, sa imong tupi. Puriya ba yan? Si Mike Ampere Kabanag. So, hindi ko mababasa lahat yung mga comment ninyo dahil ang dami nagko-comment, no? Daan-daan yung nagko-comment, mga kapatid. At ngayon, may i-share ako sa inyo. Nabahala na po si Bishop Alberto Uy, no, sa mga pangyayari sa ating lipunan. No? Ano ba yung ikinabahala sa ating mahal na obispo po? Ito pong online gambling addiction. Grabe talaga ito. May mga pari din na addicted nito. So, nabahala siya. At sa meeting namin, special mention tayo na Father Darwin, italakay niyo po ito, itong online gambling. Dahil marami na po, posibly sa ating pamilya na addicted itong online gambling, mga kapatid. Dahil pindot-pindot ka lang, Gcash. So, wala nang cash involved through online na lahat. No? Itong online gambling, addiction is a compulsive need to keep gambling online despite the harm it causes. So wala talagang, kita nyo yung mga vlogger mga kapatid, nag-promote ng mga laro. It is gambling mga kapatid. Siguro marami silang nahikayat dyan dahil milyon-milyon na ang kanilang followers. Pero hindi maganda yun, no? Totoo, nagkapira ka. Nag-promote ka ng online games, online gambling. Pero it will lead to the people of God slave or addicted. No? Compulsive need to keep gambling online despite the harm it causes. Minsan ay para malibang ka, pero hindi maganda. It causes more harm. The main symptoms of online gambling addiction are spending a substantial amount of one's time on this activity, financial problems, experiencing cravings when unable to gamble online, and willingness to spend large amount of money. So, ito na po yung symptoms, mga kapatid. Una, ano ang symptoms nito? Bibigyan mo, makukuha yung substantial amount of one's time. And then, financial problem. So, mag-crave ka na. And itong the willingness to spend large amount of money. So, yung time mo makukuha. Pangalawa,
yung financial problems. So marami ng mga means, usually yung gulo sa ating pamilya dahil yan sa financial problem eh. Yan din mag-crib ka na. No, gusto ko yun. So it create more pleasure, mga kapatid. Yeah, willing ka na, no, kahit i-benta mo pa yung lupa mo. Okay lang. Yeah, sali mo yung asawa mo, ibinta mo, no, for online addiction, online gambling po. At meron ako mga kasamang pare na ini-invite niya ako, Father Darwin. So, taya ka, no? Ano ba yung klase na laro? Father, kapag ma-multiply yung pera mo, ang totoo, naubos. Hindi na ako nag... Sabi niya, maganda itong investment, Father. So, subok ka, Father. So, hindi ko alam na online gambling pala yun, no? Sinubukan, na games lang eh. Sinubukan ko din. So, nag-send ako sa GCash niya ng 1,000. Alam nyo, yung 1,000 ko ay nawala. Parang bula. So, yan. No? Ano ba yung causes of online gambling? Addiction can be biological. So, yung ano pala, yung addiction sa online gambling, the causes is biological. Pangalawa is social. Pangatlo is psychological. So, the causes of online gambling is, and the effect of this, ano ang effect nito? Mag-ingat kayo, dahil totoo itong sinasabi, based ito sa, ano, una, biological, no? Yung causes. Pangalawa is social. May social impact yun eh. Dahil sa mga barkada mo na addicted na sa social, sa sugal, no? Marami, social and psychological. And addiction is an emotional problem that can exacerbate or trigger mental health disorders such as anxiety, depression, and personality disorders. Yung nakita natin na ano na balita na pinatay na yung nag-hormentado na, mga kapatid. The effects of online gambling's addiction, financial problems, debts, and bankruptcy. So na, maging problema na, no? So, paano mo na yung income mo, naubos mo na. Example, 10,000 yung income mo every month. Naubos mo na sa pagtaya. Paano yung whole month na duration na hindi pa na tapos ang buwan, ubos na yung budget mo. Financial problem talaga yan. And then, it cause, una, financial problem. Ano pang effect nito? Debts. Malumos ka sa utang. Mabaon ka sa utang. Yan ang katotohanan po. At ako po inaawa sa mga taong ito. So, nababahala na po si Bishop Alberto. At dahil dito, mga kapatid, ay sana dahan-dahan, gradual yung process to liberate us from addiction po. Even bankruptcy. So marami ka ng pundo sa banko sana. Ilang taon mo iniipon yon, ang pera mo sa banko pero nawala lahat dahil sa online gambling. So sa mga pakiusap po, huwag kayong kumagat-agat sa mga vloggers na nag-promote ng online games. It is an online gambling po. Masisira ang oras mo. Masisira ang buhay mo. Masisira ang pamilya mo. Wala kang magandang kinabukasan dyan. Okay? So, online gambling addiction is treatable. Yan po ang gusto kong isi-share sa inyo ngayon. So, online gambling is treatable. Magamot pa yan. So, ngayon, punta naman tayo sa what is online gambling addiction? Online gambling addiction is a progressive addiction classified as an impulse control disorder. Yung impulsive tayo ba sa paggamit ng ating pera na pinag-tatrabahuan natin na mabuti.
pero impulsive disorder, wala tayong impose this control disorder. So disorder na yung ating mga emotion eh. Dahil dyan, American Psychiatric Association defines online gambling addiction as relentless, repeated, problematic involvement in gambling activities that can cause significant harm to financial resources, relationship, and physical and psychological well-being. So, kung hindi ito maagapan, mga kapatid, so, makaproblema yung mga resources natin. Pangalawa, yung relasyon natin sa ating pamilya. Naalala ko kung si Papa ay sugarol nung una, yung manok niya, marami siyang manok na sinasabong niya. Okay lang si Papa kapag manalo. Uuwi siya na marami siyang nanalo siya. So ang laki ng smile ni Papa Mama. Kapag matalo naman, grabe. World War II, mga kapatid. No? Relationship, it caused more harm. Significant harm to financial resources. Maubos yung pera mo, maubos yung iniipon mo. At yung relationship natin, yung mga anak mo, ay wala ka ng panahon. Nakukuha yung panahon mo, yung oras mo sa online gambling. Physical and psychological well-being. Dahil wala ka ng tulog, wala ka ng sapat na tulog, no? Physically, magkasakit na tayo. A person suffering from online gambling addiction continues to engage in gambling activities regardless of the consequence on the different aspects of life. A person is eager to take risks by compromising valued assets such as finances, health, relationships to win in online casinos, virtual poker, and betting. So, kita ninyo mga kapatid, no? Hindi na yan makikinig. Yan ang sign that you are addicted, mga kapatid. So, what are the causes of online gambling addiction? Causes of online gambling, biological causes, psychological, social, or environmental, all of which are listed below. Biologically, ang cause nito, una, biological. Online gambling triggers the release of dopamine and serotonin and other feel-good neurotransmitters. Oh, feel-good ka. Ang ganda nito. Wala. Biological. Feeling good. No? According to a paper published in Journal of Addiction Medicine by Jusen L., Tap and colleagues from Yale University School of Medicine, a person wants to experience those pleasant emotions, the feeling good, no, emotion, and continues gambling online. Biological, yung emotion mo, feeling good, feeling better, feeling more, parang lalaki-lalaki ganito, no? So, proud na proud tayo. At the same time, receptors of this neurotransmitters weaken, meaning increased exposure is necessary to experience the same effects that may lead to dependence. So, dependent na, parang kulang yung oras ko, kulang yung araw ko, kapag hindi ako makasali sa online game. Yan ang delikado, mga kapatid, no? So, biological, feeling good. Biological causes. The second causes is psychological causes. Daily life stresses and underlying mental health problems can be a reason a person engages online gambling. Researcher Sally M. Gainsbury of Southern Cross University in Australia expounds in her paper published in Current Addiction Reports the higher rates of coexisting mental health problems of depression and anxiety. So, psychological causes pala ito. Kapag mentally drained ka na, exhausted ka na, hanap ako ng gusto kong malibang. Gusto kong maging masaya yung buhay ko. So, they will resort in gambling. Because of depression and anxiety are found in online gamblers that in land-based gamblers, this form of gambling becomes a tool to avoid negative emotion and events. So, ang challenge natin dito kapag depressed tayo, it should be a healthy, ang ating maling
habit, huwag nating i-solusyonan sa paggawa din ng mali na bad habit, no? Hindi magandang habit, no? So, psychological causes, no? To appease their anxiety, to appease their confusion, to appease their mental disorder. So, dahil meron tayong daily life stress and their mental health problems can be a reason person engages in online gambling. So, may problema sa isipan natin. Through depression, yan ang rason. So, mental disorder. Social, environmental causes. Exposure to online gambling increases the risk of developing an addiction, according to 2022 paper published in Addictive Behaviors by Professor Leia Nower, colleagues from the Center for Gambling Studies of Rutgers University. Environmental influences from family, peers contribute to development of gambling. Early and constant exposure to gambling and familial and peer influences on online gambling may catalyze problematic gambling. So, pangatlo na cause, yung mga sa palibot mo, puro mga sugarol. So, family mo, sugarol. So, yan. Ang mga causes, no? Of online gambling addiction. Ngayon, what are the effects of online gambling? So, physical effects, psychological effects, short-term effects, and long-term effects. So, may apat dito. So, anong effect dito? Physical effects. Physical effects on online gambling addiction may manifest as health problems. So, yung physical mo maging problematic na dahil wala kang sapat na tulog. Dahil addicted ka na. Parang ang sarap na maglaro. Ang sarap na magsugal dito sa online, no, kahit wala kang tulog, no. So, manifest as health problems such as lowered immunity and weight gain and loss due to sleep and food deprivation and chronic stress. As Dr. Timothy W. Fong, a clinical professor of Simmel Institute for Neuroscience and Human Behavior at UCLA, discussed UCLA health article. So, malinaw na malinaw ha. Expert po ito. Sana makinig kayo ang epekto nito, physical illness po. Psychological effects. Problematic online gambling may also trigger or worsen generalized anxiety, depression, personality disorders, and obsessions. So, hindi mo na maintindihan yung sarili mo psychologically. Puro na negative yung utak mo. So, dahil yan sa online gambling. So, grabe talaga. So, dahil dito. So, ngayon ko lang nabasa ito. Kaya pala nababahala talaga si Bishop Abitoy na sa online gambling. No? Kapuhag gupit padre by B.F. Lord Darloom. No? Salamat kapatid. At salamat din sa mga generous na padala ng mga stars. Magpasalamat ako mamaya after sa ating live. Short-term effects. Consistent involvement in gambling activities may result financial problems. Feelings of regret or guilt. Increased intake of alcohol and other substances. And less time or money to spend on family and recreation. So ano, ang meron pala itong short-term effects. Una, financial problems. Yung feelings of regret and or guilt. Puro negative, no? Regret or guilt. Negative. Increase, ito pala, no? Increase na yung pag-intake mo ng mga alcohol or other substances, drugs. Oh, grabe. Less time or money to spend on family. Less time na tayo sa pamilya. Sa mga exercise natin, wala natin yung panahon. Instead, mag-exercise tayo, doon na tayo sa cellphone. Online, no? Short-term effects. Delikado talaga, no? And long-term effects, prolonged gambling could lead to long-term consequences, serious financial problems, including bankruptcy. Ito na po. Bangkaruta na po tayo. Relationship problems, poor work performance, dahil bankrupt ka na, problema ng pamilya mo, so yung performance po maging poor, hindi na effective, hindi na productive.
And then weak overall health, legal issues, marami ng legal issues dahil marami ng utang hindi mabayaran. Grabe na, suicidal ideations, suicidal tendency na, excessive intake of alcohol or other substances, an intensified feeling of guilt. So, malaki ng problema, di ba? What are the sign and symptoms of online gambling addiction? Ito po. Obsessing over online gambling. So, mataas na yung oras mo. Experiencing strong cravings when unable to gamble. So, grabe, mag-crave ka na. Parang kulang yung araw ko kapag hindi ako mag... Yeah, ito po yung mga symptoms. Na-addicted ka na. Gambling online to feel better about life. So, para sa'yo, wala namang mawala dito. Aking pera ito. Hindi naman yung pera nyo yung nagamit ko dito. Yan ang sasabihin nila, di ba? Constantly thinking about online gambling bets or moves to make. So, grabe. Ang utak mo ay puro gambling na lang. Yun po yung symptoms na addicted ka na. Neglecting work or school in favor on online gambling. So, yung trabaho mo ay hindi mo na matupag. Yung klase mo ay hindi mo na magawa. Yung mga homework mo, wala na. Wala na ka na. Neglecting work or school in favor on gambling. So, yan po ang symptoms na addicted na po tayo. Using every opportunity to check gambling platforms or apps. So, lagi ka na nag-search ng mga online platforms or apps. So, ano ba't yung magandang apps dito? Na effect manalo tayo. And then, mag-share na kayo ng mga notes, mga gambler. Using every opportunity, spending most of the time gambling online, naubos na yung oras mo. Kahit nagtatabaho ka, nag-online gambling ka pa. Yan po, delikado po yan. Yan ang symptom na nagapos na tayo sa online gambling. Unsuccessful attempts to stop gambling. So, nawala ka na ng pag-asa. Lying about online gambling. So, wala ka naman. Hindi naman ako... addicted. Sa stage of denial pa. Social isolation and withdrawal. Hindi na yan. Hindi na nasasama. May sarili na yung mundo. Yan po. Problems with friends, family, and relationship due to online gambling habits. So, problema yan sa mga barkada. Problema yan sa pamilya. Problema yan sa klase-klaseng relasyon. Bakit? Possibly online gambling habits. Being secretive about phone and laptop use. So, hindi na yan makapag-share sa kanyang phone at laptop. Other possible symptoms of online gambling. Changes in behavior. No? Changes in behavior. So, bago yung ugali mo. Hindi ka naman ganun. Bakit anong nangyari itong kaibigan natin? Hindi naman ito ganun. Possibly, financial difficulties. So, nalunod na sa utang. Worse than mental health. No? Hindi na siya matino kausap. Yan po. No? Problems with family and friends caused by online gambling. So, kung meron kayong mga kasamahan dito, posible. Yan din ang rason. How to overcome online gambling? Ito na po. How to overcome online gambling? Meron po ditong mga... how to overcome online gambling addiction. Overcoming online gambling addiction involves strong support and well-structured intervention systems. So, kailangan pala ito ng strong support. And, well-structured intervention systems or rehab. So, pwede pa rehab natin yung mga grabe ang addiction. According to 2021 review published in Current Opinion in Psychiatry by Dr. Devor Bodor and colleagues from different institutions in Croatia, overcoming gambling addiction starts with self-help intervention and mindfulness. So, una makatulong yung pag-cooperate mo. Pagbigay mo sa sarili mo, mga kapatid. Self-help interventions and mindfulness, yung pagbibigay mo ng buo sa iyong sarili. Self-help intervention involves strategies such as limiting access to financial assets and relinquishing credit cards and other means to secure money as initial measure to overcome gambling. So, una, ilimit na siya
sa kanyang paggamit ng mga like for instance yung credit card niya, no, initial measure. Another step involves deliberately restricting access to online gambling platforms, removing relevant apps, and refraining from visiting gambling websites and apps. So i-control yung kanyang ano, i-control yung kanyang engagement online. Pangalawa is mindful is a form of meditation that involves focusing the present moment with acceptance. So, pangalawa is mindfulness, no? Focus. Ano ba yung direction ng buhay mo? Mindfulness can help overcome problematic gambling by reducing stress, improving awareness, regulating emotions, and managing urges. So, una, reducing stress, no? So, kapag gawin mo ito, it reduces your stress, improving awareness. So, ma-improve na yung kanyang awareness, regulating emotions, so, and managing urges. So, manage yung urges niya, yung desire niya, yung appetite niya in gambling. Sunod, focusing on the present and existing emotion enhances understanding of thoughts, cravings, feelings, and sensations, and recognizes gambling triggers, patterns, and consequences, thereby encouraging an individual to respond to these triggers and patterns in a healthy manner. So, ang ganda, no? Treatment online gambling addiction involves therapy and support groups. Kailangan talaga ng therapy. As long as you are open, and then mag-submit din yung ano, yung self-intervention talaga, and support groups. So, merong support groups na laging sasama sa kanya. Dito, a treatment program helps a person. So, meron ding treatment programs para matulungan. Mayroong talagang programa para dito. So, saan ba? No? Sino bang mamalapitan? So, siguro sa mga pari na kilala nyo, makatulong sila para magkapagbigay sa inyo ng direksyon. Kung busy yung pare, nandiyan naman yung assistant niya. Yung busy yung assistant niya, meron namang mga cluster leaders sa ating mga lugar. Meron namang mga lay ministers, no? Just be open and share your struggle in relation to this addiction, mga kapatid. Malunod na yan sa utang. Yung pera niya, kahit hindi niya pera, igagamitin niya. Yan, delikado na po yan. Okay? Meron ding inpatient, meron ding outpatient na program. Outpatient, dito. An inpatient rehabilitation program is most suitable for patients with moderate to severe addiction, primarily because you need more structure. This is particularly useful for persons who struggle to avoid cheating websites, apps, and platforms for gambling. Inpatient programs require patients to spend a set amount of time on rehab center. The length of the program ranges from 30 days up to a year. On the other hand, an outpatient, meron ding outpatient mga kapatid, sa rehabilitation po ito. It's commonly applicable for patients with mild addiction. So, yung outpatient, hindi na kailangan nandun lang sa lugar. Patients attend classes, counseling sessions, may mga session in the rehab facility but do not live there. Outpatient rehab is also an option for patients who completed inpatient treatments. After inpatient, outpatient na. Pero kailangan na undergo ng inpatient na sa loob. The most significant part of online gambling addiction treatment is psychotherapy, which is performed individual or group sessions. Therapy is essential for recovery to address deeper emotional and mental health issues that applied in addiction. So, kailangan natin ng treatment, mga kapatid. Ano yung treatment? Sabi dito, self-help at mindfulness and may strong structure talaga para matulungan sila. Okay? Hindi po ito basta-basta at
Yan po ang pagkabahala ni Bishop Abetel sa online games po. At magbasa lang tayo ng ilang komento mga kapatid. Hanggang 8 lang tayo. No, pasensya na po kayo. So, pasalamat muna tayo, Sister L. Akain. Good evening, Father. Watching from Australia. Wow! Si Bing Abet, good evening, Father. Watching from Katayngan, si Arnie Makarayan. Sabi niya, Arnie, watching, no? Pasensya na po kayo, hindi ko mabasa lahat. Si Dens Cabaranza Abolir. Sabi ni Dens, talagang walang magandang makukuha sa gambling. Masisira lang kinabukasan sa mga taong walang kontrol sa sarili at addicted na sa sugal. Totoo yun. Si Jazz Bizol nanood sa atin. Anong book yan, Father? So, nandito lang. Nag-search lang ako ng website, kapatid. At si Emerson J. Obra Ibacara is watching. Si Dawamans Humawan Kayungkong nanood sa atin. Yan po problema ko sa mga anak ko, yung ML. So, addicted sa cellphone. Hindi po ito addicted sa sugal. No? Addicted sa cellphone po. Okay, pasalamat tayo sa mga generous. Wow. Si Jazz Dalihil Bisolten Stars. Wow, salamat po. Si Justuni Angel de la Cruz. 50 stars po. Si Didi. Oh, si Rugel. Rugelden Yanko Abonilio. Napadala sa atin ng wow, 100 stars. Si Didi Nicolantes Akia Tan. Nituda. 10 stars. Salamat po. Ang generous yun naman. Si Glizel. 50 stars. Si Marilyn. Salamat po. Si Meron Torimaco Umpad. Oh, salamat po, sister. 10 stars po. Si Mateo Timothy Havana. Wow! 50 stars. No, salamat po. Si Ami Nakuba na Elga. Good evening, Father. Watching with you always. 50 stars. Napadala din ang 50 stars. Si Matet Vilim. 10 stars. Oh, salamat po. Si Edie Mirantis Clemente. Wow! 100 stars. No? Si Tess Karen Ivanez. Wow! Daming 10 stars. Salamat kapatid ha. Si Humphrey Abukay Laridi. 100 stars. Wow. Si Emerita Pelinio pa lang. Magpadala rin ng 100 stars. At si Filipina Rayla Situn. Oh, salamat kapatid. Padala din natin ng 10 stars. Thank you po. Si Ira Mendez Villacho. Wow. Ang dami. 300 stars. Salamat na Sister Era sa generosity mo. Si Mateo Timothy Havana nagpadala din sa atin ng 100 stars. Wow, amazing. So Sister Ami na naman nagdagdag ng 100 stars. Si Mateo Timothy Havana, wow, nagpadala sa atin ng 50 stars. O nandito naman Sister Ami. Mga 400 stars nang pinadala mo ha. Salamat sister. At si Jeannie Tamparong Sinaldi. 10 stars po. At si Mateo din naman. Pinadala naman ng 100 stars. No? And 10 stars. Salamat kapatid na Mateo. At si Sister Gladys. Wala itong ano. Lagi ito. No? Si Gladys Santilan Pinili si Porios. 200 stars. Si Myra Pilones, no? Watching from Jensen. Salamat, sister, sa pagpadala mo ng 10 stars. Si Sheila Bito, lagi ito. Wow! No? 500 stars! Grabe, generous mo naman, Sister Sheila Bito. At si Janine. Oh, wow, Sister Janine. Lagi itong nanood sa atin ng live. Si Dindian Svero. Uy, salamat po. Nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. At si Sister Beth Kabatingan. Wow! 10 stars. Nagpadala din.
na stars and there's natin. Wow, new look. Get well soon sa imo ubo, Jenna Guevara. Wow, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. At si Sister Mercy Alferez. Grabe, Sister Mercy. Oh, nagpadala ng 208 stars. Salamat po. New hair looks good on you. So, why long hair sunod pass? Oh, ratag abo sayap. Si Sister Maria Sarmento, nagpadala sa atin ng 200 stars. Salamat po sa inyong lahat. At may nagpadala na naman, babasahin natin. Oh, wala. Sayin pa natin. Si El Acain. Wow, salamat sister. Padala sa atin ng 50 stars. Wow. At si Ate Rosalie Bindoy. Rikilio, Gu. Wow, ang laki nito. 500 stars. Salamat, ate. At si Layuhan Anili. Wow, gapo ni Father. Good evening. 50 stars. Si Jen Bubbles Tagod, 50 stars. At si Layuhan Anili. More than 50 stars. 500 stars, no? Salamat, sister. At nagdadala naman si Ate Rosalie Bindoy ng 100 stars. Salamat, ate. Sa inyong generosity, si Adil Liputa doon nagpadala sa atin ng 100 stars po. Salamat po sa inyo. Umabot ng 4,268 stars ang pinadala ninyo. Si Raymond Kakay, good evening, father. Si Irene Seth Itino Banaag, lagi ito nanonood sa atin sa Panakan, Davao. Si Layon, nagpadala naman ng 10 stars. At si Nolita Hatulano, Contabuli Hilo. Hanggang 8 lang ako ha. Asa ang sked sa next Sport Fest, Padre? Kuyog kape. Sa ano tayo? Sa Marawis. Sa June 29, Marawis po. Sana okay yung panahon, mga kapatid ha. Father, bless kaayo ko nga mangwala. Diyod ako problema, basta maminaw. Grabe. Sa Ebanghilyo, taga-misa ni mo. Thanks, Father. Si John Rodriguez. Salamat, Sister John, no? Brother John, no? May si Alfie Saklololito. Nagpadala sa atin ng 99 stars. At si Annalie, nagpadala naman ng 10 stars. Si Lucas Ucho Tabiga. Father Darwin, mayang gabi di ha. Mayang gabi po. Si Lichen Ozinar is watching. Si Heidi Martinez, hello Father, pagtambay sa live mo. Sir, watching from Lipa, Batangas. Si Lee Shalom, pa-shoutout Father. Asa mo to? Pa-shoutout Father from Kibawi, Bukidnon. So maraming nanonood sa atin, no? Gabayan nawa kayo ng Diyos, no? Maraming pa akong isesya sa inyo, pero ngayon lang, no? Meron pang mga asikasuhin natin ngayong gabing ito. Okay, 1 minute na lang, 1 minute na lang. Si Romel, para makamusta ka na, Brother Romel. No? At si Adil, di pa ito pa rin, nakahatag kong 10 stars. Salamat, Sister Adil. At si Len Antuco is watching. Si Melanie Hernandez, nanood sa atin ngayon. Si Mario Mendora, na yung pulong father. Si Cheryl Mahait. Wow, nagpadala sa atin ng 40 stars. Good evening, Father. Asa mandapit ang inyong office? Sa Valencia, Bohol, from Thursday to Sunday po, meron tayong catechism po. Meron tayong catechism po. And then, 8 a.m. nandun na po kayo. At salamat, Catherine Amazor Distura. So, umabot na ng 4,572 stars ang ating yung pinadala ninyo. Mary Jane Todlasan. Ayong gabi, Father, watching from Minglanilla. Si Chili Montillano is watching. Si Nini Okias is watching. Si Jiwo Suyon, good evening, Father D. Sheila Romero Papi is watching. At si May na lang, Father, makatabang minimo, pinagisig, nagmay na mo nga stars. So, ako nagtabang. Si Tita Salisi, si Ronnie Lumantao Canilio, Juicy Lizon Gonzalez, Payata Thailand, si Sigurta Burgos,
So yan lang po mga kapatid. God bless you po. Tatax. Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart. Si Ate Helen Salagusti Maestri nanon sa atin. Si May Lim Kapuyan, si Jason, at si, uy, may nagpadala sa atin ng 500 stars in siya para Goya. Sumabot na ng 5,000 stars and 89. Salamat po. No. God bless.